Your dear sir, Eddie Onya. Yeah, and thank you po Pastora sa pagpapakilala sa akin. Lang, ano lang po natin. Okay. At muli po sa gabing ito ay tutuloy nga po natin yung 25 series po ito. Actually, ano? Ito pong Biblical Economics. Ano po? At ang pinaka-main verse po natin dito ay yung Deuteronomy 8:18, ano? Nang sabi dito, "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. And so confirms His covenant which He swore to your forefathers as it is today. So, dito po ay may apat pong karakter sa Biblia na tatalakayin natin. Ito po yung buhay ni Abraham, buhay po ni Joseph, buhay po ni King Solomon, at buhay po ni Jesus. So medyo mahaba-haba po ito. Pero yun nga, pinapaiksi natin kasi yung oras natin ay limited lang po. Pero I hope na maunawaan natin kung ano ba yung purpose, ano ho, kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. As a Christian, bilang nakakilala na po sa Panginoon, ay may layunin po ang Panginoong Diyos sa ating lahat. At through these characters ng mga great man of God, ay masasalamin natin kung ano ba yung posibleng buhay na nakalaan para sa atin. Pero bago po tayo magsimula, ay manalangin muna tayo. Ama naming Diyos, sa pangalan Jesus, muli sa gabi ito kami po lumapit sa inyo upang amin pong pag-aralan ang inyong salita. Humingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, kung nakagawa man po kami ng hindi kalugod-lugod sa iyo, maging sa isip, sa salita at sa gawa. At patawarin niyo po kami, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, ay hinihingi ko, Panginoon, na bigyan mo po ako ng sapat na kaalaman upang may bahagi po ang iyong salita at magsilbing kalakasan po namin ito at magsilbing gabay po namin, Panginoon, sa pang-araw-araw po namin buhay. Ikaw lamang po ang may taas sa gabing ito at binabalik ko sa inyo ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Ito po aking samot na langit. Amen. So, nung pinag-aralan po namin ito na tinuro ni Pastor Greg sa amin ay talagang mind-blowing po talaga kasi nga ay kasi siya po yung reverend pastor, talagang nag-iikot-ikot siya. Malalim po yung kanyang pag-unawa dito sa buhay ng apat na karakter na ito. At although may kaalaman na rin po tayo sa Biblia, pero yung mas malalim pa po na kaalaman ay hindi po natin natatalakay sa mga pag-aaral, ano, at sa mga pagtuturo. Pero dahil siyempre siya po ay isang reverend pastor, siyempre sinaliksik niya po yung mga ganitong pagtuturo, ano, at ito nga po yung biblical economics, ano, at dito po ay matutunghayan natin na si Abraham pala ay hindi lang po man of faith, kundi talagang marami siyang karakter na pwede nating tularan. Kasi doon sa 10 karakter na ating tatalakayin ay naging successful po siya, ano, hindi lamang po sa spiritual kundi sa material, ano, naging successful siya. Kasi nakalagay din po kasi dito kung bakit po siya sinabi na naging very successful dito. Makikita po natin yan sa Genesis 13:2. Nang sabi dito, Abraham had become very wealthy in livestock and in silver and in gold. Ganun po siya kayaman. Ano? At bakit po siya mayaman? Ganun siya kayaman? Kasi nga po nung kanyang kapanahunan, ay siya po yung provider ng lahat ng pangangailangan ng tao. So nabanggit ko na po sa inyo na siya po yung provider po ng mga damit o yung mga kasuotan, kasi nga po napakarami po niyang mga alagang hayop, at yung mga alagang hayop na yan, yung pong mga balat na yan o yung mga feather o yung mga tawag noon yung kanilang balahibo, ay yun po yung ginagawang mga bala, ano, jacket, yung ano po, yung pang winter, parang ganun, ano. Tapos yung pong mga ano pala niyan, yung mga taba ng mga lamb, ano, yan din po yung ginagawang ilawan po doon sa lugar na yun, kasi hindi pa po uso noon ang kuryente, ano, hindi pa po uso ang power plant, ano. At siyempre dahil marami siyang alagang hayop
ay siya din pong provider ng karne. Siya din po nagsusupply ng karne doon sa mga tao doon sa kanyang nasasakupan. At siya rin po ang provider ng sasakyan, ano? Kasi nung unang panahon wala pa pong mga provincial bus kasi bago ka makatawid sa ibang bayan o sa ibang ibang bansa ay siyempre kakailanganin mo ng sasakyan. So noon wala pa pong mga sasakyan. So ang ginagamit po na pang long distance na sasakyan ni Abraham noon ay yung kanyang mga camel, camelyo. Ano kasi ang mga camelyo, alam mo po bang camelyo ay matatag po yan sa disyerto, sa init. Kung kaya ano doon sa pagtawid mo sa disyerto kasi nga po 'di ba from Egypt to Israel ay napakalayo po yan ng disyerto, ano? Ay matibay po sa init yung mga kamelyo, ano? Kaya nakita natin doon sa mga napanood nating mga pelikula, no, na yung kamelyo ay dinalagyan po yan ng mga ano, yung bang lagayan ng mga goods, 'di ba? Nakikita niyo yung inaano sa leeg tapos doon sa likod kasi nga malalakas po ang mga kamelyo. So, ibig sabihin siya din po ang provider nga po ng mga sasakyan ano noon, no, sasakyan parang mga yun yung pinaka-bus nila noon para makatawid sa malayong lugar, ano. At yun nga po, dahil diyan kaya po siya sinabing pinakamayaman ano na tao sa kanyang kapanahunan dahil nga po doon sa mga ari-arian na meron po siya. So ngayon po meron po siyang 10 katangian kung bakit siya ay very successful ano ho nung kanyang kapanahonan. At natalakay na nga po natin yung 6. Ano po ba yung 6 na una nating natalakay? Una po siya po ay obedient o masunurin. Pangalawa ay siya po ay unselfish o hindi po siya makasarili, ano, kasi nga 'di ba nung lumaki na po yung kanyang ari-arian ay kasama niya yung kanyang pamangkin na si Lot, hindi na sila magkasya sa isang lugar sa dami ng kanilang ari-arian kaya nag-separate ways sila, ano, at pinamili niya si Lot kung saang lugar ang gusto niya, ano ho. At yun nga, pinili ni Lot nga po yung kung saan ay maganda po yung lugar, ano, siya ay kung saan lang po siya ano saan lang po siya nakahanap ng pwedeng mapwestuhan, ano. So siya rin po ay devoted o mapagsamba. Alam naman natin na napaka mapagsamba rin po ano ni Abraham, tinalakay din po natin. At yung pang-apat po, ito po yung katangian ng Team Europe, ano, siya po ay risk taker. Na nung tinalakay po natin yung pagiging risk taker niya, di po ba ay nabihag po si Lot, di ba? Nabihag si Lot ng kanyang pamangkin dahil sinalakay po yung kung saan siya, yung Sodom and Gomorrah, sinalakay po yan ng mga ibang kaharian, ano. At si Lot po ay kanila pong nabihag. At nung malaman niya na nabihag po si Lot, ano ho, ay pinili niya po yung kanyang mga chosen men, ano po. At alam niyo po ba kung ilan lang yung kanyang mga pinili, ano? Yung po yung mga chosen men, yung po yung mga matador niya, tagakatay ng mga hayop, ano ho. Kaya po imagine niyo 318 lang po yun na chosen men niya. Eh yung kanilang kakalabanin ay apat na kaharian kasi nga po nakabantay po kasi yung apat na kaharian sa 5 kaharian na kung saan si Lot ay nandun sa 5 kaharian na yon sa Sodom and Gomorrah at natalo po yung 5 kaharian at dahil natalo yung 5 kaharian kasama po yung kung nasaan po si Lot ay nabihag nila si Lot. Pero imagine mo kasi pag mapapanood natin po sa pelikula, 'di ba, pag nagkakaroon ng gera noong unang panahon, 'di ba, libo-libo po yung mga kawal na lalaban sa gera, di ba? Pero tingnan niyo naman po, pag-isipan niyo mabuti na yung 318 na piling-piling mga matador ay tinalo nila yung 5 kaharian. Ilang libo po kaya yon? Palagay niyo, ilang libo? Di ba? Matindi po itong pagiging risk taker ni Abraham dahil nga ay
ganong karami yung kanilang susuguring mga kalaban, pero hindi siya natakot. 318 chosen men lang po yun. Pero hindi po basta-basta mga tao po yun, mga basta-basta mga mandirigma. Kasi nga mga matador. Kaya yung magaling mangatay ng mga hayop. Ano? Oh, siyempre, sanay sa katayan yung mga yon. Kaya yun po, tinalo po nila yung limang kaharian na yon at nabawi po nila si Lot. Ano? So yun po yung sabi ko, grabe yung tapang ni pagiging risk taker ni Abraham. Ano? Ganun lang kakunti yung kanyang tauhan na ilalaban mo sa limang kaharian. Grabe yun. Ano? So, nalaman din po natin sa panglima na siya po ay tither. Siya po ay nagbibigay ng kanyang ikapo sa kanyang mga ari-arian. Kasi nga po, nung tinalo nga po nila yung mga kaharian na yon, yung mga nasamsam po nila, ay binigay po niya yung tenth, sabi dito doon sa Abraham 40, ay sa Genesis 14, verse 18, sabi dito, then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was praised of God Most High, and he blessed Abraham, saying, blessed be Abraham by God Most High, creator of heaven and earth, and blessed be God Most High, who delivered your enemies into your hand. Then Abraham gave him a tenth of everything. Ano? Binigay niya po yung ikasampo ng lahat na kanila pong nasamsam. Ano? Then of course, dito po sa pang-anim, ay siya po ay incorruptible o hindi po siya nasusuhulan. Kasi nakalagay po dito sa Genesis 14, 21 to 24, nakalagay po dito, the king of Sodom said to Abraham, give me the people and keep the goods for yourself. But Abraham said in the king of Sodom, I have raised my hand to the Lord, God Most High, creator of heaven and earth, and have taken an oath that I will accept nothing belonging to you, not even a thread of that tongue of a sandal, so that you will never be able to say I made Abraham rich. Diba? Oo nga naman, ano? Kasi baka mamaya sabihin ay dahil nga siyempre marami yung nasamsam nila. Imagine mo yung limang kaharian na kanilang sinugod, di nakuha din po nila yung mga precious precious things, ano, mga kagaya ng gold, silver at pang mga mahalagang gamit. Pero yun nga, nung matalo nila yon, sabi nung hari ng Sodom ay kuhanin mo na. Kuhanin mo gumukuhanin, sabi. Pero sinabi niya na hindi ko kukuhanin yan. Pinangako daw niya sa kanyang sarili na hindi siya mangunguha. So ibig sabihin ay hindi siya nanguha ng under the table. Tawag natin doon, under the table. Ano? Hindi po siya nasuhulan ng hari ng Sodom. So ganun po siya, may paninindigan po siya. Then sa ngayong gabi naman po, ang tatalakayin naman natin ay yung pangpito. Ano po ba yung pangpito? Ano ho? Nakatangian ni Abraham. Si Abraham po ay man of faith. Yan, man of faith. So, alam naman po natin ano sa ating mga nabasa na po sa Biblia na siya din po yung ama ng pananampalataya dahil sa kanyang matinding pananampalataya sa Diyos, ano? At makikita po natin 'yan sa Genesis 15:4-6 at Genesis 12:1-18. So, ito yung gusto ko talagang mabasa natin, yung Genesis 22:1-18, pero dadaanan po muna natin yung Genesis 15:4-6. So, basahin po natin dito ng sabay-sabay.
Pero bago po tayo pumunta doon, may meron din po kasama ito palang a verse ano na ito po yung sabi dito sa Hebrews 11:8-18. Ano sabi dito? Sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana. At siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Sa pananampalataya siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako na gaya sa hindi niya sariling lupa. At tumaan siya at tumaan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. Sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. So yun po yung kanyang pananampalataya. No? Kumbaga ay inutusan siya ng Panginoon na pumunta sa isang lugar na hindi niya kabisado. Kumbaga, hindi niya yung comfort zone. Pero dahil nga po sa pananampalataya niya sa Panginoon, ay tumalima po siya. At tignan po natin yung nangyari dito sa Genesis 15. L'uomo ha sempre sognato di scambiare merci tramite il compass. Per tanto a me era questo un debole netto. E organizzare il magazzino. C'è una scritta l'anno. Yeah. Genesis. Genesis 15. 4-6. At narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsabi, hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo. At siya'y inilabas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo, at sa kanya'y sinabi, magiging ganyan ang iyong binhi. At sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. So, pinangakuan siya dito ng Panginoon ano, na sa kanyang pagtalima ano, na pumunta sa isang lugar nga po na hindi niya kabisado, hindi niya kilala. At sinabing siya po ay magkakaroon ng maraming ano po henerasyon, marami pong magiging ano po dito yung sinabi dito, maraming lalabas sa iyong sariling katawan ng magiging tapagmana mo, sabi niya. So yung nung mabasa ko po ito, ano po sinabi ay maganda kasi ito sa ano eh, maganda kasi ito sa NIV sa English, na yung kanyang magiging offspring o yung kanyang mga magiging susunod na henerasyon ay hindi daw po yan mabibilang sa dami. Ano? Kagaya daw po yan ng buhangin sa dagat sa kadami. Pero bago dumating yon, bago dumating po yung pinangako ng Diyos sa kanya, di po ba ay bago po sila nagkaanak ni Sarah, ano, ay nasa past age na sila, ano? Pero nandun pa rin po yung kanyang pananampalataya, ano ho, na yung pinangako ng Diyos sa kanya ay mangyayari. Kung kaya, nag-antay siya at dumating nga po si Isaac, yung kanilang anak, ano ho, nasa isang anak. Tapos nung dumating po sa Isaac, ano, ay sinubok na naman ng Panginoon yung kanyang pananampalataya, at mababasa po natin yan sa ano sa Genesis 22. Punta po tayo ng Genesis 22. At grabe po yung ano dito, yung pananampalataya rin na ginawa po ni ano ni Abraham. At tignan niyo pong mabuti ito.
kung mangyari sa atin po ito, itong sitwasyon na ito, ano kaya magiging pakiramdam mo? Ano? So basahin natin ano para po maintindihan natin. Kabanata 22, versikulo 1 hanggang 18. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito na sinubok ng Diyos si Abraham at kanyang sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac. Imagine mo yun ha, ilang years po siya nag-antay ni Sarah para magkaanak. Ano? Tapos dito, may utos dito ang Panginoong Diyos. Na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moriah at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. At si Abraham ay bumangong maaga at inihanda ang kanyang asno at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila at si Isaac na kanyang anak at nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ay itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at natanaw niya ang dakong iyon sa malayo. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, maghihintay kayo rito sang po ng asno at ako at ang bata ay paroroon doon. At kami ay sasamba at pagbabalikan namin kayo. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin at ipinasan kay Isaac na kanyang anak. At dinala sa kanyang kamay ang apoy at ang sundang at sila'y kapayumaong magkasama. At nagsalita sa Isaac sa kay Abraham na kanyang ama na sinabi, Ama ko at kanyang sinabi, narito ako anak ko at sinabi, narito ang apoy at ang kahoy. Ngunit naroon ng kordelong pinakahandog na susunugin. At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko. Ano pat sila'y kapayumaong magkasama. At sila'y dumating sa dakong sa kanya'y sinabi ng Diyos at nagtayo si Abraham doon ng isang dambana at inayos ang kahoy at tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng dambana sa ibabaw ng kahoy. At inuunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang sundang upang patayin ang kanyang anak. Gaano po kasakit yon mga kapatid? Ano? Na yung kaisa-isa mong anak ay iaalay mo, ano? Papatayin mo, iahandog mo. Di po ba napaka ano po yon? Napakahirap gawin, ano? Kaya dito talaga nasubok yung matinding pananampalataya, ano? Ang hirap po talaga nito kung ito po yung maging sitwasyon natin. Pero kaya nga po siya sinabi ng ama ng pananampalataya kasi kaisa-isa niyang anak ay iaalay, iahandog sa Panginoon kasi yun po yung utos. Ayan, tuloy po natin. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. At kanyang sinabi, narito ako. At sa kanyang sinabi, huwag mong buhatin ng iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa paraang hindi mo tinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. At itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at nagmalas at narito ang isang tupang lalaki sa dakong likuran niya na huli sa dawag sa kanyang mga sungay at pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inihandog na handog na susunugin na inhalili sa kanyang anak. At pinangalanan ni Abraham ang dakong iyon na Jehovah Jireh gaya ng kasabihan hanggang sa araw na ito sa bundok ng Panginoon ay maghahanda. At tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham na ikalawa mula sa langit at sinabi, sa aking sarili ay sumumpa ako anang Panginoon sapagkat ginawa mo ito at hindi mo tinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Na sa pagpapala ay pagpapalain kita at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat at kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan
ng kanyang mga kaaway at pagpapalain ang iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Di po ba? Grabe po ito. Pag ito po ay mabasa ninyo, talagang sabi ko, kaya mo bang patayin ang iyong kaisa-isang anak? Kaya po, minsan po talaga ay sinusubok din po tayo ng Panginoon ano ang ating mga pananampalataya. Pero tatandaan niyo po na minsan ay hindi po talaga tayo bibigyan ng Panginoon ng isang pagsubok kasi minsan po ay sinusubok din po ng Panginoon ang pananampalataya natin sa mga pagsubok ano ho. Pero yung pagsubok na ito na dinanas ni Abraham ay matindi po ito kasi nga po imagine mo ang tagal nilang inantay si Isaac ano kasi nga past age na po sila lalo si Sarah past age na po yan nung pinanganak si Isaac tapos iaalay mo yung kaisa-isang mong anak ano pero dahil sa pananampalataya niya sa Panginoon kasi nga may pangako kasi doon eh may pangako doon na dadami ang kanyang lahi na yung nga po yung tignan niyo po nung ginawa niya po yung pananampalataya na yon nung sinunod niya yung utos ng Diyos ano po yung sabi dito sa verse 17 sabi dito kita niyo po dito sa 16 to 18 ang ganda po ng sinabi dito ng Panginoon at sinabi sa aking sarili ay sumumpa ako anang Panginoon sapagkat ginawa mo ito at hindi mo tinanggi sa akin ang iyong anak ang iyong bugtong na anak tignan niyo po yung consequences niya yung consequences ng kanyang pagtalima nasa 17 and 18 nang sabi dito nasa pagpapala ay pagpapalain kita at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit. Gano'ng karaming bituin sa langit, ano ho? At gaya ng mga buhangin sa baybay ng dagat. Hindi po natin kayang bilangin ang mga buhangin sa dagat, ano ho? At kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. So ganun po pala ang gusto ng Panginoon sa atin ano pag nasubok po yung ating pananampalataya ang kapalit po noon ay blessings ano so yun po yung ating pong pangpito ano napakatindi po ng pananampalataya nito si Abraham kaysa isang anak ay handog mo ano so yun po yung ating pong pangpito at yung pangwalo naman po si Abraham po ay hospitable po siya. Hospitable. Kumbaga ay tayong mga Pilipino, 'di ba? Kaya po tayo tinawag na ano po, yung sa hospitality tayo po ay talagang kilala po diyan. So, yun din po yung isang katangian ni Abraham. At mababasa po natin 'yan dito sa Genesis 18 naman po. Punta tayo sa Genesis 18. 1 to 8. Ayan, basahin po natin ano, bakit nasabi na hospitable siya. At napakita ang Panginoon sa kanya sa mga punong inchina na Mamre habang siya ay nakaupo sa pintuan ng tolda ng kainitan ng araw. At tumingin ang kanyang mga mata at nagmalas. At narito tatlong lalaki ay nakatayo sa tabi niya. At pagkakita niya sa kanila ay tinakbo niya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tolda at yumukod siya sa lupa. At nagsabi, Panginoon ko, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay ipinamamanhik ko sa iyo na huwag mong lagpasan ang iyong lingkod. Itulot mong dalhan ko kayo. Kayo rito ng kaunting tubig at maghuhugas kayo ng inyong mga paa at magpahinga kayo sa lilim ng kahoy. At magdadala ako ng isang subong tinapay at inyong palakasin ng puso at pagkatapos ay magsisipagtuloy kayo. Yamang kayo'y naparito sa inyong lingkod at nagsipagsabi mangyari ang ayon sa iyong sinabi.
At si Abraham ay nagmadaling napasatolda ni Sarah at sinabi, maghanda ka agad ng 3 takal ng mainam na harina, iyong tapayin at gawin mong mga munting tinapay. At tumakbo si Abraham sa bakahan at nagdala ng 1 bata at mabuting guya at ibinigay sa alipin at siya'y nagmadali upang lutuin. At siya'y kumuha ng mantikilya at ng gatas at ng guyang niluto niya at inihain sa harapan niya at siya'y tumayo sa siping nila na lihim ng punong kahoy at sila'y nagsikain. So makikita po natin dito na may 3 bisita, no? May 3 bisita rito. At siya po ay, paano ba natin palawanag sa Tagalog yun? Binisita niya. Yung parang, alam mo yon, yung bilang bisita ay hinandukan niya sila nung kailangan nila. Pangailangan nila, no? At kita niyo po dito ay pinagkatay pa ng baka, ng batang baka, sabi dito sa verse 7, ano ho? At talaga isang batang baka upang, ayan. So, ibig sabihin po ay siya po ay pagdating sa bisita ay ganun din po siya ka-hospitable, ano ho? At ito naman ay sa ating mga Pilipino ay ganun din po naman tayo, ano, pero yung nga kasama sa katangian ni Abraham ay yung pagiging hospitable, ano. So meron din po itong another verse na ganun din po yung ginawa niya, no, sa mga anghel naman pinadala lang ng Diyos doon sa Sodom and Gomora, no. Mababasa po natin yan sa Genesis 19. Tingnan niyo po ito sa Genesis 19 1 and 2. Yan, sabi dito, at nagsidating ang 2 anghel sa Sodoma nang nagtatakip silim at si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma at sila ay nakita ni Lot at nagtindig upang salubungin sila at iniyukod ang mukha sa lupa at sinabi, ngayon mga Panginoon ko, pinamamanik ko sa inyo na kayo'y magsiliko at magsipagpasok sa bahay ng inyong lingkod at kayo'y matira sa buong magdamag at maghugas ng inyong mga paa at sa madaling araw ay magsipagbangon kayo at magpatuloy ng inyong paglakad. At kanilang sinabi, hindi kundi sa lansangan manahan kami sa buong magdamag. Ayan. So dito po, ang kwento po ni 2 anghel na ito, kung mababasa po natin yung the fall of Sodom and Gomorrah, ano ho, kasi nga po nung panahon na yon ay masyado na po makasalanan po, ano ho, ang mga tao, kung kaya nag-utos ang Panginoon, ano, may inutusin sa mga anghel na itong mga anghel na ito, sila po talaga yung yung pong tutupok, ano ba yung sabihin niyo sa Tagalog? Kasi nga dahil nga sa sobrang dami na po ng mga kasalanan ay yung bang tawag nun yung gugunawin, parang gugunawin, ano, yung mawawala po yung Sodom and Gomorrah na yon. Ano ho, dahil nga sa dami na po ng kasalanan ng mga tao noon, pero yun nga, kung mababasa niyo po yung kwento ito, mahaba kasi yung kwentong ito, ano ho, na nagkatawaran po sila ni Abraham, ano, kung may itong matino na ganito, sabi ganon, gugunawin niyo pa rin ba ganon, pero yun nga, hanggang sa dumating yung time na wala po talaga, hindi po nakapasa, wala pong nakapasa doon sa mga kriteriya na hindi nila gugunawin dahil nga ay sa sobrang kasalanan na po ng tao, kung kaya ang nailigtas lang po doon ay yung pamilya lang po ni Abraham na naligtas. Pero kahit naligtas na po, ang nangyari naman po doon ay ang utos kasi ng mga anghel ay huwag kayong lilingon doon sa pinanggalingan nyo, dahil kung lilingon kayo magiging bato. Yung asawa po ni Lot ay hindi po tumalima. Kaya po
naging bato, ano? Naging bato kasi makapangyarihan to mga to, anghel to itong mga to, may mga kapangyarihan po yung mga yan, ano? Imagine mo ginunaw po nila yung lugar na iyon, ano? Dahil nga ay sa dami na po ng makasalanan. So, yung po yung kwento nito. So, napakahaba po ng mga kwento nito kung atin pa pong tatalakayin lahat. Pero ang tuon lang po natin dito ay yung pong mga karakter ni Abraham, kung bakit siya sinabing pinakamayaman sa kanyang kapanahunan, sa kanyang nasasakupan, dahil nga po doon sa 10 katangian niya ho, na pwede po nating tularan. Although mahirap, pero yun po yung utos eh. Yun po yung utos na kanyang ginawa. At dahil sa kanyang pagtalima, kaya po siya dito sinabi dito sa nabanggit ko kanina na sa Genesis 13:2. Yan, babalikan lang po natin ano kung bakit po siya naging successful. Abraham had become very wealthy in livestock and in silver and in gold. Imagine mo dito, hindi sinabi dito na Abraham become wealthy, kundi very wealthy. Ano? Ibig sabihin, napakayaman. Sa livestock yung po mga hayop, ano ho? At sa silver at gold. Marami siyang kayamanan dahil nga sa kanyang katangian. So, yun po yung ating pong dalawa ano ho, na katangian ni Abraham. Uulitin ko po yung 10 katangian ano para meron po kayong guide din po kung sakali man na gusto niyo rin pong ituro ito. Ito po hindi po ako pastor ano pero nag-take down note lang po ako doon sa pagtuturo ni Reverend Greg kasi nga talagang na starstruck talaga ako eh nung tinuro ito. Ganun pala 'yon. Ah, ganun pala 'yon, 'di ba? Dahil nga po doon sa mga verse nakasama po dito sa pagtuturo na ito. At doon mo po, kumbaga parang adventure yon na nandun ka na rin sa adventure ni Abraham na ganun po yung nangyari nung kanyang kapanahunan. Dahil nga dito ay nakalagay po lahat dito yung mga reference verses. Ano. So again, ano po yung 8? Ano? May 2 pa po tayong natitira pero next week na po yung kasi nga po ay medyo mahaba-haba po kasi yan kung tatalakayin natin lahat. So una, ano po yung unang katangian ni Abraham? Siya po ay obedient o siya po ay masunurin. Pangalawa, siya po ay unselfish o hindi po siya makasarili. Pangatlo ay devoted po siya o mapagsamba. Pang-apat, risk taker po siya o fearless, hindi natatakot. Ano? Hindi natatakot kahit napakaraming kalaban. Kayang-kaya niya. Ano? Pang-5, siya po ay tighter. Ano? Nagbibigay po siya ng ikapo ng kanyang ari-arian. Number 6, ay siya po ay incorruptible o hindi po siya nasusuhulan kahit na sinabi na po nung hari ano ng Sodom na kuhanin mo na yung gusto mo diyan pero hindi sabi niya hindi baka sabihin mo yun pa yung sasabihin mo na kaya ako mayaman ay dahil sa binigay mo sa akin. Ano? So may paninindigan po siya ano, kaya hindi po siya nasusulan. Then number 7, man of faith po siya. Imagine mo ano, yung kaisa-isang anak niya ano, ay iaalay niya sa Panginoon. Pero dahil nga po sa kanyang pananampalataya ano, ay sinunod niya yung utos ng Panginoon. At kita niyo po, ano, nung nakita ng Panginoon yung kanyang pananampalataya, hindi po hinayaan na mamatay po yung magbibigay ng maraming salinlahi ano yung si Isaac kasi pag namatay yun asan na po yung pangako na magiging bilang ng buhangin at ng bituin sa langit ang magiging offspring niya di ba? Oh, so pinalitan po yun ng hayop ano pinalitan po ng hayop yun at din number 8 po siya ay siya po ay hospitable siya po ay kumbaga kung may bisita ay ano po niya pinakain ano binibigay ko ano yung gusto nila ano so yun po yung 8 katangian niya so mayroon pa po tayong 2 na natitira at tatalakayin po uli natin yan sa susunod na Biyernes ano po yung pong number 9 ay covenant keeper at number 10 ay man of prayer.
So yun po, yun lang po yung ating pong munting pag-aaral ngayon. Ika-tatlong ano po ito, bahagi, ano, bali hinati po natin sa apat na bahagi kasi nga po ay medyo mahaba po talaga ito kung tatalakayin natin lahat. Kaya until next ano po, next Saturday po muli. So yan, Pastora. Ano na po? Tapos na po tayo at siguro kung may mga prayer request diyan ay ikaw na po yung ano, in charge. Okay po, salamat po sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. God bless po sa ating lahat. Praise God po. Thank you very much po.